Okay mga kapaks, no? Ito mga kapaks, gagawin nating wiring ngayon ay magano tayo. Magko-convert tayo ng battery operated na headlight. Kasi yung stock ni Passion hindi siya battery operated. So ang gagawin natin, i-convert natin siya ng battery operated para kahit na nakapatay yung makina, makakapag headlight tayo. Tsaka kaya natin ginagawang battery operated yung headlight ni Passion para maging stable yung headlight, kasi hindi siya nakadepende sa stator, kasi yung stock na wiring nakadepende sa stator. Kaya mapapansin nyo, hinalalakas parang ano, pag nagre-revolution siya kasi lalakas. So ang gagawin natin, i-convert natin siya ng battery operated mga paps. Pero mga paps, madali lang naman tong wiring na to. Isang wire lang ang gagalawin natin ito para maging battery operated. Tandaan niyo po ito, ha. Itong socket na to, ito yung papunta, ito yung socket ng CDI tsaka ng headlight na ni Passion. So yung kulay gray, dark green, ito yung papuntang switch ng headlight. Itong red, black red papunta tong CDI. So para magawa natin battery operated yung headlight ni Passion, tatanggalin natin ito isa, itong kulay green. Ito, kung nakikita ito, kulay green, tinanggal natin, oh. Galing siya dito sa socket na to, dark green pala, sorry, yan, dark green. Tandaan nyo po yung wire, green. Para tapos maglalagay tayo ng additional wire pa pa yan. Tatandaan nyo yan, tinanggal natin sa akit, maglalagay tatap tayo ng wire. Kaya itong tutorial ito ay no, kasi ako naayon ako na yun, ayon ako yung headlight ko. So ginagawa ko lang itong wiring na to para mapakita ko sa inyo kung paano mag-convert sa battery operated ng headlight ni Passion. So yan, kung nakikita nyo, nagduktong ako ng wire, no? Nagduktong ako yung ano, galing dito sa wire na to, sa taas. Yan. Galing yan dito. Tinanggal ko. Tagalin nyo yan. Magduktong kayo ng wire. Kahit mixing wire lang na aabot dito sa headlight socket. Yan. Aabot dito sa head. So tapos naduktungan nyo na po, no? Itong kabilang dulo ng wire, nalagay natin siya dito sa brown wire. Ito yung socket po ito ng headlight, nakasocket ng headlight. Daan nyo po, sa brown wire natin lalagay. Kabilang dulo ng wire, itatap natin sa brown wire. Ito. Yan. Oh, nakita nyo na po, no? Ayan. Para makita nyo. Ayan, mga paps, yan. Dark green galing dito sa socket na to, tinanggal ko, tapos nagduktong ako ng wire papunta naman sa socket ng headlight. Socket ng headlight, hanapin nyo po yung kulay brown wire. Yan, kulay brown wire.
So yung ginawa ko kasi sinuksa ko lang, temporary lang ito kasi sa aking sa akin kasi may relay yung headlight ko, kaya hindi ako dito nagtap. Mataas kasi yung wattage ng pinalit kong LED lights, 35 watts po yun, kaya yung stock po ni Carson is 18 watts, kaya naglagay ako ng relay for safety na rin ng wiring natin. So kung kayo, kung stock pa rin yung yung headlight niya, bulb pa rin, 18 watts pa rin, okay lang tong wiring na to. Didirektan nyo dito. Pero kung mataas na yung wattage ng headlight nyo, na ipapalit yung headlight, advisable na maglagay kayo ng relay. Kasi sa akin kasi may relay. So, ginawa ko tong tutorial na to para lang ituro sa inyo. Ito yung option 1 to. Pinaka-option 1 para maging battery operated. Ganun lang kadali. Tatanggalin nyo lang tong green na to mula galing dito sa socket na to, tapos magduduktong kayo ng wire papunta naman dito sa headlight socket. Hanapin nyo po yung brown wire, din nyo po itap. So sa akin kasi tempo tutorial, tinuro ko lang kung ano yun. So bahala na ako kayo, usay nyo po, mas maganda magbalat kayo dito. Tapos ayusin niyo yung wiring niyo. Ilang. So testing natin mga paps. Pops, no? Testing natin. Ayan na siya. Ayan na siya mga Pops, no? Nakapatay yung motor. Pero pag inunt ko yung switch, nagka-on siya yung headlight. Ayun lang mga kapaps, no? Ganun lang kasimple yung conversion natin sa headlight, battery operated na headlight ni Passion. Ganun lang kasimple. So pwede nyo itong gawin sa mga stock nyo na 18 watts lang, kasi yung headlight po ni Passion is 18 watts each, yung kabila na headlight. Okay lang tong wiring na to. Pero kung mataas na yung wattage na ilalagay nyo, for example, 35 watts, advisable ko, nare-recommend ko maglagay kayo ng ng relay na. So, panoorin nyo lang yung video yung ginawa ko sa pagkabit ng LED lights. Nandun po yung tutorial na yun, step by step. Ito yung pinaka, ito yung aking relay ng headlight. So, inuulit ko po sa inyo, option 1 to para sa mga sa stock na headlight, no? Option 2 yung paglagay ng relay. So kaya bakit tayo naglalagay ng relay kapag mataas yung wattage na pinalit nating
headlight na LED. Kasi yung stock nito ay naka-design sa 18 watts. So yun lang mga kapaps, no? So ayun lang, sana may natutunan ko sa video tutorial na to. Pasensya ka na, medyo magalaw po yung camera. Ang hirap po kasing isa lang yung nagbibideo. Ako rin yung nagbibideo, kaya medyo magalaw. So sana naintindihan nyo yung video tutorial ko. Napakasimple lang. Ingat lang sa pagwawiring mga kapaps. Maraming salamat.